tonight is samgyup night tayo. Papakita ko sa inyo kung paano mag-samgyupsal using pan. Eto, hindi problema guys yung lutuan talaga, yung ano ang tawag dun? Meron ako dyan yung pan na ganun, kaya lang para may tigisan siya ng mantika sa gitna, kaya lang sobrang laki niya, wala tayong space. Pag naandito yung mga in-laws ko, yun yung ginagamit namin. So pag kami lang, tatlo lang naman kami, eto na yung ginagamit ko. Kaya pwede ninyong gawin, pwede ninyong gayahin ito dyan sa Pinas. So, magbabalat lang ako ng bawang, tapos maghugas ako na. Then, hugasan ko na yung mga lettuce natin. Kasi masarap ang samgyupsal kapag may bawang. Actually, hindi samgyupsal yung gamit na ang gagamitin ko na pang ano. Meron talaga kasi yung samgyupsal talaga na nabibili. Kaya lang, usually, meron siyang mga buto-buto. Kaya nahihirapan akong magpili kasi pinipiliin ko pa yung mother-in-law ko. So, ang ginagawa namin is yung, ang binibili ng asawa ko is yung muksal. Medyo kukonti ang buto-buto. Pwede rin, diba, kasi ang samgyupsal talaga is manipis. Gawin niyo guys, mag-ano kayo yung, ano nga to, pork belly. I-frozen nyo siya ng mga 2 hours, then slice niyo yung matalas na kutsilyo ang gamitin nyo. Slice nyo siya ng mga 1/4 inches, pwede na yun. Ganun. Kung talagang gustong gusto yung talagang maraming nagkakagusto, yung napapaibig kayo dyan, kung ng samgyupsal, ganun ang gawin nyo. Bili kayo ng ano, ng pork belly, then frozen ninyo ng mga 2 hours. Wag yung sobrang ano, kasi pag mga 5 hours, sobrang tigas na nun, ang hirap na niyang gayatin. Mga 2 hours lang, yung medyo matumigas-tigas lang siya para maalwan siyang gayatin. Yun yung tips ko. Tips talaga. So, balatan ko lang tong bawang. Natin yung lettuce para later okay na siya, nawala na siya, wala na siyang tubig. Kung magkaroon na siya ng tubig, kukonti na kasi at least napatigis na natin. Then, ito yung isa din sa pinagbabalutan din nila ng samgyupsal. Pero ayoko ng lasa nito. Pero masarap siya kapag ano to, yung sa fish cake na pina-fried tapos meron ito, masarap. Nakakakain ako. Pero pag yung hilaw na parang ibabalot lang sa samgyupsal, hindi ko siya kayang kainin. Medyo may amoy kasi ito. Lasa na din natin. Binili lang namin to, pero susunod, ano may, ayan na ako nito, may kundan ako ng lettuce. Kasi medyo okay yung panahon. Hindi ko ulit kami bibili. Nananawa na ulit kami. Dahil sa pasok, nagtatanim ako. So, anuhin ko na yung apoy natin. Ito na ang ating lettuce at ang ating kinip. Parang oregano ba to? Ayan. Gayatin ko lang yung ating bawang. Thank you.
Kagaya nito, medyo may ano siya dito. Masarap guys kapag may ganitong bawang sinasabay sa pagluto ng samgyupsal. Nabawal ang ating piso. Dahil mahilig ako sa mushroom guys, magpa-fry din ako nitong ganitong klaseng mushroom. Ang dahala din si Sandisa. Lipat tayo sa table. Ito guys, nag-diet na ako ng onion leeks. Medyo masakit siya sa mata. Bali pa third time ko na itong ginagawa itong sauce na to, except sa chili paste na usually namin ginagamit. Ito pa, isa pa siyang ginagawa ko. Ito, ano ba to? Hindi ko alam kung saan ito na, anong, matsul ang name niya. Ano siya, medyo may pagka matamis to eh. Hindi naman siya. Hindi siya ano, hindi siya salty. Pero medyo may lasa siya ng fish. Pero hindi siya maalat. Then, lalagyan ko yan ng suka. Wait lang, wala na akong suka sa akin. Doon sa akin, ilalim ng lababo. So, upo ako dito sa akin. Stop. So, ayan. Lalagyan ko siya ng konting toyo. Para medyo mag-alat-alat siya.
chili paste namin. Papakita ko sa inyo. Yan ang chili paste namin. Homemade to ng mother-in-law. Kaya free ang aking chili paste all the time. Masarap to. Mas gusto ko itong unang gawa niya kaysa yung sa gawa niya ngayon. Sausawan. Then, ang ating lettuce. Ayan. So, ayan ang ating samgyupsal. Kung na kayo may isasama sa dinner namin kasi medyo private ang aking husband at ang aking, lalo na pag andito ang aking mother-in-law. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo ang pag-share ko kung paano ako gumawa ng samgyupsal using frying pan. Non-sticky yung frying pan. Kasi pag yung kagaya ng kawali sa taas sa probinsya, baka dumikit siya. So, yun lang guys. I hope you like it. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye! You're looking okay.